Hello Farsign, hello Leo Aries Sagittarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Ano bang messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Farsign Leo Aries Sagittarius? Kung bago ka sa channel ko, please like and share, subscribe, pakipress ang notification bell button guys para kayong unang makapanood sa ating mga videos. Okay, so messages para sa lahat ng Farsign Leo Aries Sagittarius. Messages. Okay, meron ng 2 cards dito. Isang mayaman na babae. Ang pinaka-focus sa araw na ito. Sino ba to? Okay. Farsign Leo Aries Sagittarius, isang mayaman na babae. Ang posibleng kinahanap ng community. Parang ganun. Hindi ikaw to ah. Pwedeng maraming mga tao. Like dito, di ba? Bata, matanda, middle age, golden age. Hinahanap sa'yo ang taong ito. Pwede siyang babae. Pwede siyang mayaman. Pwede siyang financially or emotionally stable. Privilege kasi siya eh. So, posibleng sa araw na ito, maraming mga tao or few days ago or few weeks ago, maraming tao ang mga naghahanap sa taong ito through sa'yo. Diba? Parang nagsisend sa'yo ng messages, nagchat sa'yo na, uy, nasaan na si ganito ganyan? Uy, kumusta na si ganyan ganito? Uy, nasaan na siya? Nasaan na to? Diba? Parang ganun. Nakikita natin dito na ang mga taong ito na naghahanap is they're wishing bad against dito sa taong ito. And kahit ikaw, parang may bad relationship ka dito sa taong ito na parang inaano mo din, na parang yung sinasagot mo sa kanila is medyo sarcastic din. Okay? So, nakikita natin dito na yun yung focus mo sa ngayon eh. Tingnan natin guys. Farsign Leo Aries Sagittarius. Magician. Wow. Okay. So, nakikita natin dito na may magician and then may Ace of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na parang masaya ka. Umapaw yung cups mo eh. Kasi parang etong taong ito ay kinaiinisan mo. O yun nga, may bad relationship ka sa kanya. And siguro maraming mga balita na natatanggap ka regarding dito na siguro mga chismis or kano pa man, na which is nagiging dahilan ng kaligayahan mo. Diba? Kasi pag galit ka sa isang tao, pag ayaw mo yung isang tao, pag may balita sa yung masama, masaya ka. Diba? Parang ganun. So dito, parang umaapaw yung cups mo. Kasi parang iniisip mo, ay, biglang nagkatotoo yung winiwish ko sa kanya. Buti nga sa kanya, parang gano'n. Okay, so dito sa Barahang Magician is parang feeling mo, isang magical na pangyayari ito sa buhay mo na pumabor sa'yo. But, mag-iingat tayo sa pag-wish ng hindi maganda laban sa ibang tao, or mag-iingat tayo sa pagiging masaya sa mga, alam mo yon, like meron kang hindi lang ikaw Farsan, lahat ng zodiac signs pwedeng makarelate dito na pag mayroon tayong nababalita na hindi magandang nangyari sa isang tao, lalo na kung ayaw natin, kinaingitan natin or galit tayo, syempre masaya, 'di ba? Kasi human being eh, human nature, magiging masaya. But at the end of the day, sinasabi ng Baraha sa atin na wag nating pagtawanan kung ano yung nangyayari sa mga tao sa paligid natin, kasi hindi natin alam kung ano yung gustong ipahiwatig ng universe. Baka tinitest lang tayo kung ano yung mararamdaman natin, kung ano yung reaction natin dito. Okay? Kasi ang daming test dito sa mundong ibabaw. Farsign Leo Aries Sagittarius, meron din dito na parang may iba sa inyo dito na sobrang
pagod na kayo sa mga problema financial. Oh, 'di ba? Parang wala nang motivation eh. 'Di ba? So, sinasabi ng baraha, may mga iba sa inyo diyan, Fars and Liar, sa guitars na namumroblema kayo sa usaping pera, namumroblema kayo sa usaping relationship, namumroblema sa paghihintay eh. And nandito kasi Nine of Wands. Ang Nine of Wands nito is parang ang dami mong trials, battles na na-survive, 'di ba? Parang ang dami-dami mong pinagdaanan. And hindi mo alam kung hanggang saan, hanggang kailan ka pa lalaban sa buhay. Ang Ace of Wands, sinasabi ng barahan na kung i-adapt mo siya dito sa 9, syempre 10, 10 of Wands. So, ang 10 of Wands is nagsasabi sa'yo na maraming mga obligations, duties, responsibilities ka na posibleng hawak sa ngayon. Marami kang kailangan na tapusin, marami, parang multitasking, parang ganun. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever man wala kang trabaho sa ngayon, magpasalamat ka pa rin. Kasi once na nagkaroon ka ng trabaho, sobrang magiging busy ka, sobrang magiging pagod ka. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo dito na siguro ano, kailangan nyong mas maging motivated kahit sabihin natin na nakakapagod yung ginagawa nyo, nakakapagod yung business nyo, yung trabaho nyo, pero isipin nyo na eto yung magdadala ng kaligayahan sa akin and the rest ng family ko, and eto yung magdadala sa akin ng magic sa buhay ko, eto yung mag-aalis sa akin dito sa situation na to. So, titisin mo talaga, diba? Meron kang 5 of Wands, may 0 the Fool dito. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mag-iingat ka sa mga parang ano, mga naiisip mo na kung ano-ano. Kasi itong 5 of Wands na to is parang yung confusion mo, it's a combination ng confusion, depression, anxiety, sleepless nights, yung hindi ka makatulog, na-stress ka na, over-analyzing, na hindi mo alam kung anong gagawin mo, na pwedeng makasira yan ng araw mo, ng energy mo. So, make sure na kailangan natin, kumbaga, i-balance. Okay? Balance natin yung mga bagay-bagay na biglang pumapasok sa isip mo. Kasi pwedeng magdala yan sa'yo ng sakit or pwedeng stress or kung ano man na problema. Zero the Fool, sinasabi ng baraha dito na may iba sa inyo dito ang gustong magsimula ng bagong buhay. Gustong magsimula ng bagong relationship with someone na nakaaway mo or pwedeng someone na naka-misunderstanding mo or kakompetensya mo. So, nakikita ko sa'yo dito na gusto mo ng pagbabago. Pero tingnan natin kung ano pa ba. Oh, 'di ba? So, parang ang sinasabi ng baraha na gusto mong magkaroon ng peace and harmony. Gusto mong magkaroon ng katahimikan sa buhay. Gusto mong magsimula ulit ng bagong buhay. Wow. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong gumawa ng aksyon. If ever man daw na gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, mapa-emotional man yan, mapa-financial, gawin mo na siya as soon as possible. Okay? Sa action to eh. Action. Kailangan natin gumawa ng aksyon. Kung gusto natin ng katahimikan emotionally, financially, spiritually, kailangan natin gumawa ng aksyon. Kung pagod na pagod ka sa trabaho ngayong araw na ito, pwede kang magpahinga. Kung marami mga confusion sa isip mo, yung parang alam mo yon na hindi ka makatulog sa sobrang pag-iisip, hindi ka makatulog sa sobrang realization, analyzation, parang ganun. Sinasabi ng baraha, hindi pa huli ang lahat para makapagsimula ka ulit ng bago. Okay? So, itong 9 of cups na to is, ito yung manifestation mo eh. Diba? Yung parang, ang wini-wish mo is magkaroon ng simpleng buhay. Simpleng buhay sa emosyonal, pero sa financial, sobrang galante. Ganon yung mga first sign eh, di ba? Gusto nyo simpleng buhay, pero hindi maubusan ng pera. Kasi normally, yung mga first sign is apektado yung buhay nila pag wala silang pera. Pag medyo feeling nila, wala silang hawak na pera, namumroblema sila, na-stress sila, hindi sila makatulog, hindi sila makapag-desisyon, hindi sila makapag-simula ng plano or kano pa man. Okay? So, yun guys ang nakikita natin. So, sinasabi ng baraha na if ever gusto mo ng pagbabago, simulan mo na siya ngayon mismo. As soon as possible, simulan mo na. Kasi,
yun ang tamang actions na dapat mong gawin. Okay? Thank you guys. Bye!